What's up mga ka-showbiz? Hindi pa rin matapos-tapos ang mga issue kaugnay sa pagbubuhos ng dolomite sand o white sand sa Manila Bay. Maraming netizen ang hindi napigilang mabahala matapos makita ang ilang mga larawan na kumakalat ngayon sa social media, kung saan makikita na tila tinatangay na ng dagat ang mga artificial white sand na inilagay sa Manila Bay. Makikita rin nakapalibot ang mga sandbag sa baybayin ng Manila Bay, kung saan nakaimbak ang artificial white sand. Viral nga ngayon sa social media ang mga larawan na ito na kuha umano sa Manila Bay. May ilang netizens ang nabahala dito dahil sad nila ay sayang naman ang milyong-milyong ginastos dito kung ito ay tatangayin lamang ng dagat. May ilan naman na nagsasabi na ito ay normal lamang. Samantala, may mga netizen naman na natuwa dahil sa tila ay tama ang kanilang kutob tungkol sa kahihinat na ng white sand na itinambak sa Manila Bay. May netizen na kinumusta pa ang aktres na si Mariel Rodriguez na kailan nga lang ay nagbigay ng mensahe para sa mga kritiko ng proyekto. Baka umano gustong bisitahin ng aktres ang white sand na unti-unti nang inaanod. Question din ng ilan ang sinasabing beautification at para umano sa mental health e nauwi sa wala matapos umano pagtakpan at ang pagkalimot sa isyu ng 15 billion kupit ng PhilHealth ay ang kasabay ng pag-anod ng puting buhangin sa Manila Bay. Sabi naman ng Kalikasan People's Network for the Environment, inaasahan na nilang aanurin ang white sand. Ani Kalikasan PNE National Coordinator Leon Dulce sa panayam sa programang Stand for Truth, hindi kasi nagkaroon ng masusing pag-aaral at Environmental Impact Assessment ang DENR sa proyekto. Paliwanag niya, kung gustong panatilihin ang Peking White Sand ay tuloy-tuloy daw dapat ang magtatambak doon ng Dolomite Sand dahil tuloy-tuloy din itong malalagas pati na ang pagkasira ng mga bulubunduking pinagkukuha na ng Dolomite. Depensa naman ng DENR, natural lang ang ganong erosyon ng puting buhangin na pinaghandaan naman umano nila. Ani ni DENR Undersecretary Benny Antiporda sa mga kritiko ng Manila Bay Nourishment Project, hintayin na munang matapos ang proyekto. Sinisiguro naman ni Antiporda sa publiko na kakasuhan nila ang kontraktor kapag nakita ng kapabayaan sa proyekto. Anong masasabi nyo sa isyong ito mga ka-showbiz? Magbigay lamang ng komento at opinyon. At kung bago ka sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.